Sa video na ito ay aking sasagutin ang mga komento mula sa isang nakalipas na video. Umpisahan natin kay ka-TH na si Louie Cabero. Good morning, sir. Have a blessed Sunday. Stay safe always at God bless po. Binabati na rin kita ng isang magandang umaga, ka-TH Louie Cabero. At God bless and stay safe na rin sa iyo at sa iyong mga kasamahang treasure hunters dyan. Sunod ay si ka-TH Rico Bahuyo. Morning, Sir Elmo. Salamat sa bagong kaalaman. God bless, Sir Elmo. Magandang umaga, ka-TH Rico Bahuyo. At ako na rin ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang panunood sa aking bawat videos. Sunod ay si ka-TH Mariadeta. Maraming salamat po, Sir. Good night and God bless to everyone. Magandang gabi na rin sa iyo, ka-TH Mariadeta. Sunod ay si ka-TH Henry Asuncion. Good morning, Sir Elmo. Lagi po akong nakasubaybay sa mga bago mong videos. At maraming salamat po sa shoutout. Always watching from North Caloocan. God bless and more power po. Binabati na rin kita ng isang magandang umaga, ka-TH Henry Asuncion. Shoutout ko na rin ang lahat ng ating mga ka-TH dyan sa North Caloocan. Ano na pala ang kasalukuyang proyekto natin dyan? Sunod ay si ka-TH Elizalde Menjola. Good evening, sir. Watching from Pagad Jam City. Magandang gabi na rin sa iyo, ka-TH Elizalde Menjola, na nanonood sa Pagadian City. Diyan sa Pagadian City, may mga grupo daw ng mga treasure hunters na nag-aalok sa ibang mga treasure hunters ng free satellite scanning. Libre daw ito o wala itong bayad. Maaaring kung meron silang na-scan, huhukayin nila ito at paghahatian ang kanilang nahukay. Parang okay na rin. Sunod ay si ka-TH Jenny Bonsobre. Magandang umaga po, boss. Happy weekend po. God bless you always and more power. Binabati na rin kita, ka-TH Jenny Bonsobre, ng isang magandang umaga. Happy weekend. God bless at more power para sa ating lahat. Sunod ay si ka-TH Abdullah Abubakar. Maraming salamat, Sir Elmo. Ka-TH Abdullah Abubakar. Ako na rin ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagsubaybay. Sunod naman ay si ka-TH Jomari Avila. Good evening, sir. Watching again from Cabanatuan City. Magandang gabi na rin sa iyo, ka-TH Jomari Avila, at sa lahat ng mga treasure hunters dyan sa Cabanatuan City. Sunod ay si ka-TH Rex Alipo. Good morning, sir. Nice decoding. Watching always from Calabarzon. Magandang umaga, ka-TH Rex Alipo, at sa lahat ng ating mga ka-treasure hunters dyan sa Calabarzon. Sunod ay si ka-TH Zep Official. Bro, baka interested po kayo dito sa amin. Maraming mga nakabaw na kayamanan na di pa natutukoy. Welcome po kayo dito sa amin na tumulong. Kung gusto niyo po, ay i-guide ko po kayo. Maraming salamat sa iyong alo, ka-TH Sep Official. Kailangan ko pa munang suriin ang mga marka na iyong natagpuan. At kung ito ay aking nabasa at ito ay madali lamang na makuha, saka dito tayo mag-uusap para operahin ito. Ang sunod ay si ka-TH Regan Francisco. Magandang hapon po, guro. Shout out po, Regan Francisco from San Guillermo, Murong Rizal. Always watching. Salamat po and God bless. Magandang hapon na rin sa iyo, ka-TH Regan Francisco, at sa lahat ng ating mga ka-TH dyan sa San Guillermo, Murong Rizal. Sunod naman ay si Rael Avila. Sir, pa-decode po. Paano po hanapin ang deposito sa markang number 6 side na nakaukit po sa bato? Ka-TH Rael Avila. Ang simbolong parang numerong 6 ay marami itong pwedeng maging kahulugan. Kaya kung may ibang mga marka sa paligid nito, ang mga ito ay higit na makakatulong para ating matukoy ang angkop nitong kahulugan.
Pero sa kadalasan, ang simbolong parang numero 6 ay laging meron itong kaugnayan sa deposito kung saan ito ay may harang. Sa karaniwan, ang harang na ito ay isang malaking bato. Kailangan mo na rin suriin mabuti kung ang nakaupit na simbolo ay numero na 6 at hindi 9. Dapat mong malaman na kapag ito ay simbolong parang numero 9, meron na rin itong ibang kahulugan. At sa kadalasan, ang kahulugan nito ay opposite direction o tinutukoy nito ang kabaliktarang bahagi. Ang sunod ay si ka-TH John Jalurina, Idol, Morning at pa-shoutout John Jalurina from Mindanao. Maraming salamat Idol at God bless always. Shoutout sa iyo ka-TH John Jalurina at sa lahat ng ating mga ka-treasure hunters dyan sa Mindanao. Sunod naman ay si ka-TH Torio Bulsao. Watching again sir. Maraming salamat ka-TH Torio Bulsao sa iyong walang sawang panunood sa aking mga videos dito sa YouTube. Ang sunod ay si ka-TH Onald Chow. Sir, magandang gabi po. Sana po sir ay matulungan niyo akong mabasa kung saan ako maghuhukay. Ipapasa ko po ang picture o video. Taga Quezon po ako. Shout out sa iyo ka-TH Onald Chow na taga Quezon. E-send mo lamang ang mga kuha mong larawan o videos sa aking email address na elmozugwalt2@gmail.com para ito ay aking susuriin at babasahin. Sunod naman ay si ka-TH John Ryan Bungalos. Ano po ang ibig sabihin ng batong may nakaukit na mata at natabunan ng lupa? Ang isang markang mata kung saan ito ay isang buried marker o nakabong marka. Masasabi kong ito ay isang treasure on the spot na ang ibig sabihin ay nakabaon sa ilalim nito ang mahalagang bagay. Pero kailangan mong suriing mabuti ito kung ito ay isang lihitimong marka o hindi, sapagkat bihira lamang talaga ang mga nakabaong markang mata. At ang panghuli ay si ka-TH Abdul Moshi Halayde. Magandang araw po sir. Watching from Tawi-Tawi. Binabati na rin kita ng isang magandang araw ka-TH Abdul Moshi Halayde ng Tawi-Tawi. At hanggang dito na lamang muna tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.